Tayo na po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukha sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong nag-uumapaw upang ang kasalanang ipinapangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin na ng lubusan at ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi na uli ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninibe. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang Ninibe pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga tagaroon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan.
Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninibe, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako, at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Ninibe, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninibe. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling nami iyong limutin tanang kasalanan namin. Hiling nami iyong limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling nami iyong limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matakot. Hiling nami iyong limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami iyong limutin tanang kasalanan namin. Magsitay na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buwat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kaniyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kaniyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon,
Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at hinto'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Inaanyayahan po tayo sa ating ebanghelyo sa araw na ito na pagnilayan ang dalawang kilalang karakter sa banal na kasulatan, sina Marta at si Maria. Alam po ninyo, sa tuwing naririnig natin ang pangalang Marta at Maria, isang bagay ang papasok sa ating isipan at iyon ay ang kanilang pagkakaiba. Kadalasan natin silang pinagkukumpara o pinaghahambing sa isa't isa. Sa halimbawang ipinakita sa ating ebanghelyo, si Marta po ay naging simbolo ng paglilingkod o yung tinatawag na aktibong paraan ni Marta, habang si Maria naman ay naging simbolo ng pagninilay o yung tinatawag nating kontemplatibong paraan ni Maria. Maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo, gustong-gusto ni Marta na maglingkod, ngunit sa kaniyang pagkabalisang paraan ng paghihintay sa Panginoon, siya ay nagdulot ng kaguluhan. Si Maria naman, sa simple at mapagkakatiwalaang paraan, ay naghihintay sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-upo ng maingat sa kaniyang paanan. Mukhang alam talaga niya kung ano ang gusto ng kaniyang guro, at iyon ay ang tumabi at makinig sa kaniyang Panginoon. Karaniwan po ang interpretasyon na ibinibigay natin sa kwentong ito ay ang panalangin ay mas mahalaga kaysa sa paggawa. Yamang sinabi ni Jesus Nazareno, pinili ni Maria ang mas higit na mabuti. Subalit kung atin pong tatandaan, hindi ibig sabihin ni Jesus Nazareno dito na puro panalangin na lamang ang ating gagawin at hindi na tayo kikilos o gagalaw. Sa katunayan, nakatitiyak tayo na para kay Jesus Nazareno, ang pag-ibig sa Diyos ay maaari nating ipahayag sa pamamagitan ng pananalangin at paglilingkod sa kapwa. Kaya naman, hindi sinabi ni Jesus Nazareno na ubusin ang ating oras sa pananalangin sa puntong napapabayaan na natin ang ating mga gawain at responsibilidad sa buhay. Ang kailangan natin ay ang kombinasyon ng dalawa.
kailangan nating maging balanse. Kung tayo ay magiging kontento na lamang sa mga panalangin at pagninilay, mawawalang kahulugan ito dahil magkukulang ito sa kilos at paggawa. Sa kabilang banda, kung kontento na lamang tayo sa mga paggawa at pagkilos, ni wala ni anumang diwa ng espiritualidad at panalangin. Hindi naman ito nakaugat sa diwa ng ating Panginoon. May isang bagay na dapat nating tiyakin, nasa trabaho man o sa paggawa tayo, nasa panalangin man o pagninilay, dapat nating sikaping makasama si Jesus Nazareno. Kung mahahanap natin ang Diyos sa ating mga panalangin, mahahanap din natin siya sa ating mga gawain. Kaya nga kung inyo pong maitatanong, Father, ano po ang ibig sabihin ni Jesus Nazareno na pinili ni Maria ang masigit na mabuti at hindi ito aalisin sa kanya? Ito lamang po ang sagot. Napakasimple. Ang mga alalahanin ay walang kabuluhan. Ang pag-aalala ay walang kahulugan. Worries are pointless. Worrying is meaningless. Kapag napuno na tayo ng napakadaming mga alalahanin sa buhay, inaagaw na nito ang ating kapayapaan. Inuulit ko, kapag tayo ay napupuno na ng napakaraming iniisip at mga alalahanin sa buhay, inaagaw nito ang ating kapayapaan at kapanatagan. Ang mga pagkabalisa, ang mga pag-aalinlangan ay maaaring makahadlang sa atin sa pakikinig at pagbibigay ng ating buong atensyon sa Diyos. Dahil kapag nag-alala tayo, isang mahalagang bagay ang nawawala. At ano ang bagay na ito? Ito ay ang umupo ng tahimik tulad ni Maria sa Ebanghelyo sa paanan ng ating Jesus Nazareno. Para po kay Maria, ang mga sandaling iyon, ang pinakamahalagang bagay, ang makinig sa mga salita ni Jesus, ang matuto mula sa Kanya, at manatili sa Kanyang awa at pagmamahal. Sapagkat alam ni Maria na ang salita lamang ni Jesus Nazareno ang lubos na makatutugon sa paglago ng kaniyang buhay espiritualidad. Iyan po ang dahilan kung bakit kapag ginawa natin ang ginawa ni Maria, wala nang ibang mas mahalaga sa atin kundi ang makinig sa salita ng Diyos. Sa gayon, malalaman natin na ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay ay ang hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang kaluwalhatian. Sapagkat kapag nasumpungan na natin ang Diyos, ang lahat-lahat ay idaragdag sa atin at hindi na ito aalisin sa atin magpakailanman. Seek first Thy kingdom of God, and all of these things shall be added unto you. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid,
Tulad ng napag-alaman ni na Maria at Marta, nabunyag kay Jesus ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na nananahan sa ating piling. Manalangin tayo sa Diyos na naririto at nakikinig sa atin. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, dalawin mo kami. Panginoon, dalawin mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging bukas na tahanan para sa lahat ng maliliit nating mga kapatid, manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga labis na abala sa mga bagay sa mundong ito na kumukupas, naway magkaroon ng pagpapahalaga sa pakikinig sa salita ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Katulad ni Maria, naway piliin natin ang higit na mahalaga at tanggapin si Jesus sa ating puso at buhay, manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumingin kay Kristo sa oras ng kanilang paghihirap, manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga yumao, naway manahan sa tahanan ng Diyos, magpakailanman, manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak na si Jesus upang ipakita sa amin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Lagi nawa namin siyang tanggapin sa aming buhay at magkaroon siya ng puwang sa aming mga puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga na ang aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tangkapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig nang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen sa kasabi ng Pari Ulay Minister ng Katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago malisarapan ng Pari Ulay Minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Halik kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kong maituminom kayo ng hain ni Jesus Kristo. Jesus, tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain nagbibigay buhay, kunin at pagsaluhan. Halik kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo.
sandali kumait, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.